Hello! Magandang gabi sa inyo lahat. Sobrang init, ano? Grabing init. Ah! Sama pati ng pakiramdam sa sakit ng ulo ko. So, meron tayo re-react na video. Ito ay video ni Sardonski, no? Ang title, Masasamang Elemento at Kaluluwa, Takot na Sila sa Akin. So, ito yung continuation ng pagpapatotoo niya sa mutya niya. Diba? Kasi ang mutya niya galing daw sa Encanto yun eh. Tapos, simula nung dinala niya yun, yung parang magiging boring na daw yung video. Na napapansin ko, parang preparation niya to. Kasi nga pupunta siya sa Luzon. Diba? Alam na alam, pag pupunta siya sa Luzon, bibihira na may mangyaring ganyan yan eh. Pag may kakulab yan na hindi niya kakilala, hindi niya katropa, walang pagpaparamdam doon sa video niya na nangyayari. Pero pagka halimbawa silang dalawa ni Ma'am Maggie the Creepy ano doon sa factory, kayang-kaya niyang paggalawin yung ano, yung upuan. Na binuking naman ni Ma'am Maggie the Creepy na siya yung gumagalaw ng upuan noon. Yung sa may factory dati na pinuntahan niya. Anyway, mga kababayan ko, so, ito si Sardonski. Alam ko napuntahan niya na itong ano eh, itong bahay na to eh. 'Di ba? Ito 'yung sinasabi niya daw na wala nang tumitira daw kasi nga takot 'yung may-ari, pero may wifi do sa bahay. Sinabi niya 'yon nung unang pinuntahan niya itong bahay na to. Wait lang ha. Panoorin natin history ng bahay na 'yan. 'Di ba? Para baka may makita tayong inconsistency eh. Ano ba ang title nung ano nung pinuntahan niya yung bahay na 'yan? So just imagine ano, man, 304,000 subscribers ka tapos 7 days ago na yung video mo 15,000 pa lang yung nanonood. 'Di ba? Malaki na talaga yung ano. Anyway, hanapin ko lang yung ano, yung bahay, no? Yung pinuntahan niya yung bahay. So ito yon ano. Panoorin natin yung intro niya muna dito. Ito yung first time na pinuntahan niya yung bahay eh, na naglagay siya ng REM pad at naglagay siya ng REM pad at music box na tumutunog. Hi guys, magandang gabi sa inyong lahat. Ito na po si Los Gas TV. Nandito tayo ngayon guys sa isang bahay kung saan mag-iimbestiga tayo dito kasi itong bahay na to guys, marami daw dito mga paranormal movement na nangyayari. Paranormal movement? Kilusang paranormal eh, no? Maraming nagsasabi na pati yung mga kapitbahay dito ay may nararamdaman sila sa tuwing gabi. At pati yung nakatira dito ay talagang hindi sila matahimik, no? Gawa nung pag-alanganin daw ang oras, may naglalakad dito sa taas. Pag nandito sila sa baba, pag nandoon naman daw sila sa taas, may naglalakad dito sa baba. At yung CR nila dito guys ay nauumuopen yung gripo dito ng alanganing oras. At pagka-open na ng gripo, minsan daw may naglalaba dito. Galing niyang gumawa ng istorya talaga, no? Talagang expertise niya na yung ganyan. Sa CR. Basta marami talaga ditong mga isinalaysay sa atin ng mga kababalaghan. Kaya nandito tayo ngayon. Itong bahay na to, ibira na lang nilang tulugan pag oras ng gabi. Pero puntahan nila pag araw kasi may bahay din sila din sa kabila. Bihira na lang daw yan. Pero kung bihira na yan, men, makikita mo yung wifi dito bukas. Tulugan pag oras ng gabi, pinupuntahan nila pag araw. Ayun, bukas yung wifi. Kasi may bahay din sila din sa kabila. Ang sabi ng mga taga rito, kahit yung may-ari dito, ang pinagdudahan nila, yung sa gilid nito ay may puno daw nung araw ay pinutol nung tinayuan na ito ng bahay. Galing niya gumawa ng istorya talaga, kung, no? Ano mang namamahay sa pamamahay expert na ito, guys, malalaman natin. Expert sinungaling eh, pathological liar eh. Tinayang gagamitin natin yung mga makinarya natin tulad ng REM pad at yung music box. Kung talaga ba talagang... Kaya nga pala, get well soon, ano, Sir Lance, ha? Hello, Sir Lance, kamusta na? Uy, si Olivia ko na sa hospital uli.
Ay, fuck. Get well soon, Olivia. Oy, pakitype dyan sa baba. Get well soon, Olivia. Meron ba talaga dito na ninirahan na kakaibang nilalang? At ang lugar na to, guys, ay sulo ako ngayon. So, yun ang history na sinabi niya, ano, baka daw may pinutol. So, bumalik uli siya dyan sa lugar na yan. Ito na yun. Wala ka na talaga ibang ma-explore, ano. Pero, tetestingin niya yung mutya na, ano, kasi nga, ang reason kaya siya may mutya, dahil nga naman na yung mga elemento or mga kaluluwa ay takot na sa kanya. No? Kasi may mutya siya eh. So ito yon yung pagbabalik niya dun sa lugar. Uy. Halaka. Halaka. Halaka, guys. Halaka. Pero yun. Para sa akin, no? Para sa akin, men. Walang kinalaman sa pag-ghost hunting mo yung magkalkal ka ng aparador, eh. Hindi ko nakukuha yung, ano, hindi ko nakukuha yung reason bakit kalkal ka ng kalkal ng gawain ni Donski yan. Kahit saan siya mapunta, kahit pumunta siya sa Billy Epipanya, hindi niya mapigilan yung kamay niyang magkalkal ng mga drawer, ng mga aparador, na hindi ko naiintindihan, ano bang kakatihang kamay na meron ka? Hindi, tinatanong ko lang. Kasi hindi maganda yan, men, eh. Unang-una, halimbawa, may nakita kang 1,000 dyan, ano. Bakit kailangan kunin mo yung 1,000 at tingnan mo? Hindi ko nagigets yun, men. Anong kakaibang meron doon sa 1,000? Hindi ko nakukuha. Or maybe yan ay drama mo lang na nilagay mo 1,000. Pero, di ba, nakikita dito malikot ang kamay mo. So, totoo lang. Pag nag-ghost hunting ka, number one rule yan, eh. Huwag kang magkakakalkal ng kahit anong bagay. Ang pinunta mo lang doon, mag-video, kung i-document yung mga nangyayari. Pero never ka magkakakalkal ng ganyan, men. Ano ba? Hanggat maaari, huwag kang maghahawak-hawak ng mga bagay na ganyan. Sa totoo lang, kabastusan sa may-ari yan. I don't know, baka ikaw din naman na may-ari ng bahay na yan, pero pero hindi ko nakukuha yung punto ng kakalkal ka ng ano, ng cabinet ng ganyan, no. Hindi, kayo mga fans ni Donski, anong sa pag-ghost hunting, ano ba yung naidudulot ng pagkakakalkal ng ano, ng cabinet? Ha, pwede nyo ba ma-explain sa akin? Kung ano yung reason bakit kalkal ng cabinet to, at pag may nakitang pera, kukunin pa tapos titingnan pa. Walang kinalaman sa ghost hunting, eh. Uy. Halaka. Halaka. Yan, oh, hindi ko nakukuha yan. Ba't kukunin mo? Di ba hindi mo nalang hayaan dyan? So, and guys, yung pa yung ginawang preview, no? Andito na naman tayo uli sa bahay na minsan nating napuntahan dito. Talagang napaka-confirm na meron dito. At pinalikan natin to, guys, gawa nung kinukumusta natin yung mga naninirahan dito. Wala kasi may content. Diba, binalikan mo yan. Tapos wala na magpaparamdam kasi nga may mutya ka. gumagala yung gumagambala dito. At tuluyan na nga nalang hindi tinulugan tong lugar na to. At what do you mean, ano, tuluyang hindi tinulugan yung iniwan na nila, inabandonan na yung lugar? Men? Eh bakit may mga damit pa rin doon? Diba yung pagbukas mo ng cabinet? Bakit may 1,000 pa rin doon? Dala-dala natin ngayon yung bato na binigay ng Encanto. Yeah! Kung talagang nandito pa sila, eh di magpaparamdam sila. At tingnan din natin. At dahil doon sa bato, nawala na. Ang bisa meron dito sa mga bato na hawak natin. Kisamahan niyo ako. Siguro hindi pa nabibenta ni Donski yan, ano? Kaya panay ang marketing niya dyan sa mga bato niya.
Diba? Pero ang nakikita ko kasi dyan, papunta kasi siya, nasa Luzon siya ngayon. Noong time kasi na yan, parang nag-i-establish siya na masasamang elemento at kaluluwa takot daw sa kanya. Para pagka naman pumunta dito sa Luzon at wala siya nakita, pwede niyo sabihin kasi may ano ako eh. May mutya ako eh. Diba? Then, sa di malaman dahilan, ito parang prediction, mari naman mali ako. So, di malamang dahil ang pag-uwi niya ng Mindanao, mawawala yung bato. Di ba? Dahil nawala yung bato, patuloy na silang mamimeke uli. Pwede na uli may magpakita. Kasi ginawa niya lang yung angulo ng mutya na yun kasi papunta siya ng Luzon eh. Di ba? Need niya ng dahilan na walang magpapakita sa kanya sa Luzon. Sa exploration na to guys, libutin natin ang pamamahayan na to at dito rin tayo matutulog, magdamag. Okay, thank you so much guys, God bless you all. Yeah, tara. Di ba natutulog yung mga manok? Ganun ba talaga ang manok pag gabi? Honda Click. Yung bagong bili ko na Honda Click na para akong minamasahe sa sobrang lubak. Ang gamit ko kasi PCX. Nung bumila ako ng Honda Click, akala ko kasing comfort din ng ano. Parang pag dumadaan, siguro sa ano ba, wala kasi akong alam sa motor eh. May mga may alam nga sa motor dyan. Hindi kaya matigas lang yung gulong ko. Yung mga gumagamit na Honda Click dyan ah. Kamusta yung sa inyo? Matagtag din ba yun sa inyo? Baka kasi matigas lang yung gulong ko. Hindi kasi ako maalam sa ganyan eh. Kailangan ko mambawasan ang hangin. Kasi yung PCX ang gamit ko, komportable siya. Hindi siya maano. Ba't may ano? Ba't may cut? Uy, tinanggal na yung relo. Kasi last time na huli ko siya doon sa relo eh. Di ba? Papakita ko sa inyo ha. Ang sabi niya kasi dito, asan ba dito yung Donski? May sinabi kang oras dito eh. Kasi noon before, may relo dyan. May relo dito. Ano mga yung Donski? Basta before may relo dyan eh. May sinasabi kang oras dyan eh. Tayo ko ng mga movement element. Ang oras pala ngayon guys is nasa mga ano na. Nasa mga ano na? Mag-aalas 12 na. Mag-aalas 12 na daw. Pero nung ano, mag-aalas 12 na, pero nung naglakad siya dyan, nakita ko yung ano, yung relo dito. Ayun o, nakita ko yung relo dyan. Basta nakita ko hindi mag-aalas 12 yung relo dyan eh. I don't know. Baka gusto ko naman bigyan ng chance ano. Baka mamaya kasi sira lang yung relo o walang battery. Kasi nung nadama yung relo dyan, hindi siya mag-aalas 12. Ayun o, maaninaga mo yung relo dyan eh. Tama dito. Sabi kasi ni Donski mag-aalas 12 na daw. Nahuli ka. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh, kung makikita mo yung relo dyan, hindi siya mag-aalas 12. Di ba? Papakita ko sa inyo ha. Ano yata yan? Mag-5.30 na ba? Oh, hindi siya mag-aalas 12. Di ba sinungaling siya dito? Pero again, inuulit ko ha. Baka mamaya naman, walang battery yung relo o sira yung relo, di ba? Pero mapapansin nyo dito, sa pagpunta niya dito, inalis na yung relo. Wala na yung relo dyan, oh. Di ba? Kasi nabubuking siya doon sa relo, men, eh. Ay, nako. Donski, biglang tinanggal na yung relo.
dito na tayo sa loob. No. Actually, ay, nandito naman din ako. Pero... Tinanggal yung... Guys, tinanggal yung relo. Mamasit tayo dito at makikiramdam. Dala-dala natin yung bato ngayon na binigay sa atin ng Encanto. At ito talagang bahay ng tutuluyan. Talaga nilang ibando na lang kasi... marami talaga silang tuluyan. Ibando na lang kasi... Tsaka yung ano... At ito talagang bahay ng unang tutuluyan. Sita ko, unang sita ko yung wifi bukas. Ngayon patay na yung wifi. Diba? Inabando na nga naman. Ayan o. Patay na yung wifi. Pero nandiyan pa rin yung router. Patay lang yung wifi. Yung mga sinita ko dito, inaayos ay nag-i-improve ha. Ayan yung router o, patay na. Ayos ha. At ito, ito talagang bahay ng tutuluyan. Talaga nilang ibando na lang kasi marami talaga silang nararamdaman dito. At kung una tayong punta dito, meron talagang meron napansin dito na may wifi daw. Binakla ito, wala na pala wifi, binaklas na. Diba? Halatang halata ka. Pero ngayon guys, wala na. Pero may abang pa rin. Yung mga puna ko dati. Aming gano'n niya, paano wala na ito? May bukas na wifi ngayon. Talagang minake sure niya na talagang walang wifi. Si hindi na talaga tinirando to. So ngayon, halatang halata. Halata. Yan kasi yung puna ko dyan eh, yung wifi eh. Dito rin tayo matutulog ng paumaga. Sabihin lang natin yung wifi guys. Okay. Hindi na tinira na lang, pero may tuwalya pa rin doon. Inabando na din yung tuwalya. Ito yung pinaka-active dito. Kalat ng mga gamit, no? May bike ng bata. Inabando na din yan. Tanda. So lahat yan inabando na, ano? Ito daw yung may kahoy daw dito dati. Buksan ulit yung mga cabinet. So dito sa loob, napakatahimik dito sa loob. Ang daming gamit, no? Ito yung mga gamit, no? Nag-i-scan si Donski, ah. Mga perang, kalat lang itong pera. Huwag mong pakialaman yan, men. Ano naman ngayon kung may pera dyan? Hayaan mo na. Inabando na eh, pero nandyan lahat yung helmet. Ano, may nakapark na motor sa labas. So, sa taas tayo. Ay, Donski. Ang tahimik sa taas. Tahimik siya. Dati talaga guys, nung lilisan daw natin itong lugar na ito. May mga ano sila, nararamdaman sila naglalakad dito. At itong kwarto na yan, dito daw meron daw matawang bata. Sarado. Uy, sarado. Pero dati bukas yan, ano? Bukas yan. Pag yung isang kwarto dyan ay bukas, katarantaduhan. Ibig sabihin, may kasama ka nagtatago dyan siguro sa isang kwarto. Kaya hindi mo mabuksan. Bukas. Bukas. Daming gamit. Ang
ang pera na kalat. Ano ba ang meron sa pera? Men, hayaan mo yan. Talagang pagdating sa pera talaga ito, ano, no? Hindi niya makontrol na mahawakan niya yung pera. Amen. Ito may mga speaker. Tapos kakalkalin. Ito may nabasa na guys. Ito may kakalkalin. Paano inabando na yan? May nakasampay pa mga brief men. Ay, inabando na rin yung brief. Mga nakasampay pa oh. Forward na natin. Sumali dito. Makikiramdam tayo, no? Nandito pa sila ngayon. Dito tayo magpumaga, guys. Di ba, dyan daw magpapaumaga. Hindi ba madaling araw na yan? Kasi yung mga ano, manok, tilaukan na ng tilaukan eh. Ganun ba yung manok? Pag gabi ba, ganyan din ba yung manok? Kasi di ko pa naranasan. Kasi di ba, ang pagkakaalam ko lang pag manok umaga, nagagaganyan. Or possibly din ba kahit gabi? Ganyan kaiingay yung mga manok. Dito tayo matutulog. Tapos, mag-sit up tayo ng rimbad tsaka music box. Okay? Na hindi tutunog. Kasi nga, kailangan mapatunayan. Sige guys, maglagay tayo ng rimbad. Kailangan mapatunayan na gumagana yung ano. Balita dito sa atin. Ito, itong hudana na to. Meron daw talaga. Ito maglalakad. So, lagayan natin dito. Active pa yung ano. May helmet ng angkas dyan, min eh. Active pa yung bahay eh. Ikaw talaga. Okay. Pag tumunog yan, boy, ano yan? Walang kwenta yung ano mo. Pero I'm so sure kakatin mo yung pag tumunog yan. Kasi nga, establish mo na ano, na gumagana yung ano mo, umutya. Ang daming helmet oh. Tapos inabando na. Mukhang inuman spot yan kasi min eh. Okay, dito natin ang music box. Iyan natin. Okay. Oh, ba't di mo na tinetesting yung music box mo? Bakit hindi niya na tinetesting yung motion sensor? Diba? Hindi niya natin itesting. Sabali guys, dito tayo maghiga-higa, no? Habang nakikiramdam tayo sa paligid. At magandang gabi sa inyo. Andito na naman ako uli. Pwede bang magpagalaw kayo ng bagay dito? O kaya lapitan niyo yung rimpad at music box? Rimpad. Napakatahimik guys, mabibingi as katahimikan dito. Rimpad. Yung rimpad. Grabe. So, ikutin natin uli. Walang paramdam, no? Gagamit tayo ng... Hindi! Halatang hindi ka nag-i-investigate eh, kasi setup mo lang ng equipment mo eh. Hayaan mo muna, min. Hindi pag-i-investigate ang ginagawa mo eh. Ang gusto mo mangyari,
nag-set up ka dyan, biglang tutunog na lang. Halatang hindi naman talaga ghost hunter to eh. Hintayin mo muna, kahit man lang magdrama ka man lang dyan na kunyari hinihintay mo. Nagamit tayo ng heat meter, guys. Parang sira na yung keto meter mo, men. Parang sira na siya. Hindi ka maingat sa gamit mo. Hanapin kita, ha? Hanapin kita, hanapin. Obviously, wala dyan may music box dyan, men, eh. So ayun guys, ang music, ang rim pad natin ay hindi tumunog. Paano kasi set up mo lang eh. Talagang iniiwan talaga yan na naka-standby lang yan dyan. Hindi mo siya pwedeng ano, hindi mo siya pwedeng sabi na hindi tumutunog agad-agad. Hayaan mo muna. Lipat natin sa taas. Lipat natin sa taas, guys. Hindi siya totoong ghost hunter. Mababa ang pasensya ni Donski. Kasi ang pag-ghost hunting talaga na ano ko, napanood nyo ba yung kasama ko yung mga Koreans? In-upload na ng Phantom Hearts yung ano eh, yung kasama nila ako eh. Papakita ko sa inyo ha, yung ano, just imagine, andun ako sa loob ng bahay na tisa, isang oras. Pinabalik ako ni Rob, yung ano, Korean. Kasi nga, hindi daw ganun ang mag-ghost hunting. Hindi naman ako na-offend. Kasi sa kanila ako natuto eh. Kasi na ano, na nasasanay ako na 1 hour lang andun sa loob, tapos na yung vlog. Sila talaga, nag-overnight talaga sila. Tinan nyo ha, ipapakita ko sa inyo yung ano, yung time na kasama ko yung mga Koreans. In-upload nila, pero ano inyo, check nyo rin sa ano nila, sa channel. Panoorin nyo yung buong, ano, dali lang ha, wait lang. Para makita nyo yung, ano, makita nyo yung difference ng ginagawa ni Donski dun sa ginagawa ng mga talagang expert. Wait lang ha, hanapin ko lang yung, ano na yun. Ta. Pinabalik ako dyan sa loob eh. Kasi ano, feeling ko naka 1 hour na yata ako or ano. Ito yan oh, panoorin nyo dito. Rove Phantom yung ano ha, yung YouTube channel nito. Panoorin ka. Ilang caretaker po? Ilang taon na po kayong naging tagapangalaga ng bahay na to? Ang nagsasalita dito si Ma'am Apple. Si Ma'am Apple, yung kasamahan ni Sir Reeve, ni Sir I.M. Reverie. Diba siya yung nag-i-interview doon, tapos nilalagyan nila subtitle para maintindihan ng mga Koreans. Ah, sa ngayon eh, mga 5 years pa. Kung ba kayo katak? Dumadaan, pinapanta sa likod. Kasi meron ngayon na magsasama, meron magbabakasyon. Yeah. Ang kasaysayan. Dahil lang ha. Nag-stay sila dito ng 1 week. 필리핀 역사에 큰 영향을 주었던 중요한 국민적인 운동을 이끌어냈습니다. 그러나 호세 리자를 그의 Andito ako. Sinundan kasi dinocument yung pagpunta ko do sa loob eh. Yan ako. 저희는 영가의 존재를 믿지 않는다는 붕어와 헌팅을 해보기로 하였습니다. Basta bla 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 bla, nahihiya din ako sa ginagawa dahil amateur talaga ako dyan. Amateur talaga ako dyan. Then after, di ba, nauna ako doon sa loob, ito ako eh. Iniwan nila ako doon sa loob siguro mga isang oras at mahigit. Tandang-tanda ko yun. Isang oras din ako dyan sa loob or ano. Tapos after ko, wanna shoot you. Lumabas na ako, akala ko tapos na, akala ko ganun lang.
Ito yung sabi sa akin ng Korean. Hey, bro. Why are you so fast? Dumudugo yung ilong ko dyan, sorry. Nothing's happening. Nothing's happening? You just filled 5 minutes. But nothing happened. 5 minutes na, pero isang oras ako dyan, man. Diba? Doon sa part 1 ko ng ano, panoorin nyo doon yung pinagagagawa ko doon. Sa kanila kasi, parang 5 minutes lang yung ano, yung ginawa ko. Kasi hindi talaga ganun ang tunay na go-santing patsagaan. Kaya nga inabot kami ng umaga dyan eh. Yung mga international go-santers ang ano. But you need to stay more. Maybe that's... 먼저 헌팅에 나섰던 붕어는 짧은 5분의 헌팅 후 저에게 돌아와 아무런 반응이 없어. 나도 sabi. Sergisi Korean ka ano? Anong sinasabi? 이 코 알람에 었다며 여전히 저희와 연관 존재를 부정하였습니다. 대바. 피나발릭 ako do sa loob. 대바. Kasi ano, ang bilis-bilis ko daw. Kaya yung mga ginagawa ng mga ghost hunter na dire-diretso na 1 hour sila. Kulang 'yon. Kapag totoo talaga na nag-ghost hunting ka, kulang 'yon. Kaya pag mga ganyan, yung ginagawa ni Donski na ganyan, amateur to eh. Hindi talaga professional na go. Biro mo, kasi setup niya lang na REM pad, wala daw talaga nagpaparamdam. It takes time. Lipat natin sa taas, guys. Ito natin na lipat. Iyon natin. Sira na yung ano, yung keto mo. Parang hindi naman talaga dapat ganyan na umiingay yan. Tsaka ba't mo pinapatay, man? Ba't mo pinapatay yung keto meter mo? Magche-check ka nga pinapatay mo. Bubuksan mo lang kung kailan mo gusto. Hindi ganyan yan eh. Talaga to si Don si si bukas ng pinto eh. Tama, bubuksan mo uli. Wala oh, sira na yung ano niya. Hindi, paano mo nasabi wala? Pinapatay mo eh. Ginagago mo kami. Uy. Raka. Kailangan kunin pa yung 1,000. So ito na yung highlight ng video niya. 1,000. Ano ngayon ko 1,000? Pero ano, guys. Atin dyan. Balik natin, guys. May pera, 1,000. Tuwa siya sa pera eh, no? Tuwan-tuwa si Donski sa pera. Kanat pera dito. Tapos, makikiram lang tayo. Wala, sira na yung ano mo. Nasaan ka ngayon? Ba't di ka nagparamdam? Magpagalaw ka ng bagay. Or galawin mo yung music box. Daanan mo yung music box. Or yung rim pad sa taas. So, ayun guys. Dito tayo mag- antay ng hanggang meron magparamdam. Napakatahimik, guys, no? Napakatahimik at mainit. Ito na nga ang inano ko, guys, na yung magdala ka ng bato, yung binigay sa atin ng Encanto ay talagang walang magpaparamdam. Kaya yung mga nangangailangan dyan, bilhin nyo na. Ang bisa nito, guys, lalayo sila. Hindi sila lalayo. Na-advertise niya na, oh. Tara, bilhin tayo. Lapit sa'yo.
bakit yung nangyayari ngayon. Kasi itong bahay na to, meron daw talaga itong naglalakad sa disoras ng gabi. At dyan sa CR na yan, may... Bili na tayo, bili na natin yun. Tatlong bato yun, di ba? Oh, pwede ng 10,000 isa nun. Yeah, naglalaba, naliligo. Yan. Napakatahimik. Nung dati pumunta ninyo dito guys, may wifi na. Ngayon wala pa. Bago pa kasi yung ano nyo nila. Ngayon, bago lang sa ano nyo. Palusot ka lang. Tagal nung. Palusot ka lang, nahuli ka lang nun. Sinasabi mo, wala nang, bago lang ba yun? Wala na natitira. Sabi mo nga, hindi na tinutulugan eh. Diba? Tapos nung nahuli may wifi, panay ang highlight mo ngayon, wala na yung wifi. Hindi tiniran to. Anana na nga yung dumila. So napakatahimik. Wala ka maririnig na. Ako? Effective talaga yung ano, no? Effective talaga yung mutya. Bili tayo? Ito naman lang. Bili tayo? Effective yung mutya talaga eh. Di ba? Inabando na pero daming perang nakakalat eh, no? Pero kung siguro kung iniwan ko tong bato, ay talagang magpaparamdam yan dito. Napaka-effective nung ano, nung bato talaga, no? Baka pwede namin bilhin yan doon, Ski. Wala talaga, guys. Kaya ba 10,000? Bili namin bato. Sira na talaga yung K2-meter mo. So, na nakaraan punta ako dito, tunog ng tunog dito yung rim pad. Pwede ba? Magpagalaw ka ng bagay dito ngayon o magpaparamdam ka sa EMF. Wala talaga guys. So dito na tayo dito tayo matutulog. Tara, sito at natulogan. Bye. Kunyari matutulog ano? Parin si Donski habang natutulog. Kaya inubad na. Alam nyo kung bakit pinatungan niya ng music? Para hindi nyo marinig yung tilaok ng manok sa background. Kasi kunyari, puputulin niya yan eh. Kunyari, puputulin niya. Na, mahahalata kasi natin yun. Na, kasi yung nakaraan na, ano, yung nakaraan na naginawa niyang tulog-tulog kunyari na yan. Ay, na-close ko na yung window eh. Kunyari, pinutol niya, pero yung tahol ng aso nandun pa rin. Di ba? Parang nilagyan niya lang ng effect na pinutol niya, kunyari, yung tulog niya. Parang, ano yan, pinupulido niya, no? Yung mga ginagawa niyang videos. Sasalita ka kami, hindi namin narinig. Ilang talaga nakaharap sa camera, ano? Forward ko lang ha. Kailangan ano, if ever sana na wala naman ang nangyari dyan, i-mega cut mo na yan hanggang magising ka. Kasi halatang drama na lang yung mga paikot-ikot mo men eh. Hindi ka naman talaga natutulog eh. Ayan o. Finorward ko na ng malupitan ha. Tama, hindi siya natutulog eh. Galaw siya ng galaw eh.
Ayun guys, morning sa inyong lahat dyan. Lumiwanag na rito talaga to. Tamo ha? Tamo kung gano'ng kasinungaling to si Donski. Yun naman ha? Natulog siya. Hindi niya suot yung sombrero niya nung natulog siya. Then pagkagising niya, nakasuot na yung sombrero. Hindi, malay mo naman ano, bago niya inopen yung video ng cellphone, baka sinuot niya muna, di ba? Ako na yung nagpapalusot sa iyo, ha. Ayun guys, ay nako, morning sa inyo lahat dyan. Lumiwanag na dito tayo nakatulog. Mga alas 5 na siguro ngayon. Ayun ako. Madilim pa. Pero maliwanag na sa labas guys. Ayun na. Maliwanag na sa labas. Dalakasin natin yung Tama, effective talaga yung ano, mutya. Umaga. Wala talaga, hindi nagparamdam nung dalakasin natin yung mutya na bigay ng Encanto. Effective talaga. Bili tayo. Feeling ko 20,000 isa niyan. Yung mutya. Bili natin. Kaya maraming salamat sa inyong walang samang pagsuporta guys sa Donski Loves TV. At masasabi ko sa pamamahay na to, talagang ilag sila dito sa mutya na dadala-dala natin. Kasi nung nakaraan, nandito sila eh. So nung binalikan natin dito, wala talagang nagparamdam. Di ba? Kayo mga nanonood, ganyan ba kayo kabobo? Na madadala kayo sa ganyang istorya? Yung mga supporters ni Sir Donski. Binibili nyo yun? Umuobra sa inyo yung ganyang ano? Istorya. Yung ganyang kabubuhan. Hindi kayo nahihiya sa sarili nyo na tinatanggap nyo yan galing sa idol nyo. Yung ganyang pang-iinsulto sa intelihente nyo. Bagay, ano kung nag-e-enjoy, katwiran nyo nga naman, ano, basta nag-e-enjoy kayo, kahit inuulul kayo, no? Diba? Sige, tiisin nyo yan, kunyari nag-e-enjoy kayo habang kami tawan-tawa kami sa kabubuhan nyo. Kalayaan nyo yan ha, hindi namin kayo pinipigilan. Huwag nyo rin kami pigilan pag natatawa kami sa katangahan nyo. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna, maraming salamat, bye-bye.